Ipinanganak noong Mayo 23, 1990 sa Libak Sultan Kudarat ang isang Pinoy boxer na gumimbal noon sa Japan nang durugin nito ang isang undefeated na Hapon. At dahil nga sa kanyang lakas ay kinuha siya ni Naoya Inoue upang maging sparring partner. Nakipagsapalaran sa Metro Manila at pumasok sa pro boxing noong 2010. At apat na taon ang makalipas ay nabigyan ng pagkakataong lumaban sa Japan at doon nga'y unang nasilayan ang kanyang kalidad nang patumbahin niya si Junichi Ibusuka sa isang technical knockout sa round 7. Nasundan nga muli ang kanyang laban sa Japan mga bay noong Abril 22, taong 2015 at nakalaban nga niya ang isang undefeated Japs fighter na si Naoto Ubayashi at ang laban nga na ito ang gumimbal sa mga local fans. Ang Pinoy na ito mga bay ay si Giovanni Masa Iskaner na may alias na Little Giant. Underdog man ang ating kababayan sa labang ito mga bay ay matapang nitong sinugod agad ang undefeated na Hapon. Maingat nga kung gumalaw itong kalaban na parabang alam nito ang kahinaan at lakas ni Giovanni. Hanggang sa ilang segundo na lang ang natira sa round 1 ay biglang nakipagbasagan ng mukha ang Hapon at dito ngay kaliwat kanang binumba nito ang bodega ni Iskaner. Sa ganitong hagupit ng atake sa bodega mga bay ay tiyak mamimilipit ka sa sakit at dito nga bumagsak si Iskaner. Matapos mapabagsak ng Hapon ng Pinoy sa nakaraang round, ay nagkaroon nga ito ng kumpiyansa na makipagsabayan kay Iskaner. Maliit man ang ating kababayan mga bay, ay hindi ito nagpatinag sa matangkad na kalaban. Walang pagbabago sa game plan ng Pinoy at agaran nga nitong inatake ang Hapon at binigyan agad ng mga puwelong suntok sa bodega. Dito nga mga bay ay napaatras ang Hapon pero kalaunan ay dinala nito sa gitna ang laban. At sa pagsasagupaan nila ng suntok ay nawala ng depensa ang kalaban. At malinis nga na tumama sa panga ni Ubayashi ang left hook ni Iskaner. Sa pagbagsak ng Hapon sa nakaraang round ay overwhelming ang pagka-agresibo ng Pinoy para pabagsakin ang kalaban. Pero nakarecover na si Ubayashi at ang pabagsakin nga ito ngayon ay parang malabo sa sitwasyon ng ating kababayan.
Walang kapaguran ang Pinoy sa ginagawang pagsugod mga bay, at mangilang beses nga nitong binasakir ng suntok itong hapon, pero ito'y nakatayo pa rin at lumalaban. Dito sa round 7 mga bay, ay imbis na pasulong, ay napapaatras na lang agad itong kalaban dahil sa nag-aapoy nating kababayan. Dito ngay, gusto nang tapusin ni Iskander ang laban, sapagkat kung ito'y umabot pa sa desisyon, ay baka mabaliktad pa ang resulta ng laban. Hanggang sa ang pakikipagsagupaan na lang ang paraan ng hapon upang pigilan si Iskander. At dito ngay, binuhos na nito ang natitira niyang lakas. Pero sadyang napakatibay ng Pinoy na mula pa sa Sultan Kudarat, ni hindi man lang ito natinag, at dahil nga dito'y parang lantang gulay na itong kalaban dahil sa pagod. Nagawa pa ng kalaban na makasurvive sa round 7 mga bay, pero dito sa round 8 ay para na itong Petchay na nangunguyos sa nagbabagang suntok ni Giovanni Iskander. Matapos ang labang ito mga bay, ay nagkaroon pa ng isang laban si Giovanni Iskander dito sa Pilipinas noong October 31, 2015, at sa sumunod nga na taong 2016 ay wala na ito naging laban dahil sa kinuha na siya ni Nauya Inoue upang maging sparring partner. Daghang salamat mga bay, at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo binibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakicomment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.